Yan, update muna tayo dito sa reclamation site. Matagal-tagal na din tayo hindi naka-update dito sa area. Ito nga po, tinubuhan na po ng talisay itong area na to. Yan, dami rin na rin pong pagbabago dito sa reclamation. Matagal-tagal na din po tayong hindi nakaka-update dito sa area. Since 2022 yung pinaka-last nating update. Ang taas na ng buhangin na nahakot nila. So, continuous pa rin yung reclamation na ginagawa dito sa area. Yan, so may mapansin po din tayong naglilipat ng buhangin. Yan, patitindi ito po sa area. Mayroon din po. Yan, ngayon po ay Sunday, August 18. So, nandito ulit tayo sa reclamation para mag-update lang po. So, ito po yung pangyayari dito sa reclamation site. Yan, kung mapapansin natin, ang laki na nang nagbago dito sa reclamation para sa expansion. So, ito yung expansion po ng SM Prime Holding. So, ito po yung naganap na reclamation. Yan. So, nag-update lang tayo ulit dahil sa hindi na natin na-update itong area na to. So, yan. Muli tayo nagbabalik para silipin itong reclamation site. Grabe, ha? Tagal din na itong project, ha? Halos ilang taon na rin. Yung mukhang inuhukay ulit nila yung mga buhangin at nagkakaroon po ulit ng karagatan. Nag-request po ata yung seascape na magkaroon pa rin ng dagat dito sa area nila. Pero hindi po natin alam kung lahat itong part po ng seascape view ay tatanggalin lahat po ng buhangin. Yan. So ito yung kaganapan dito sa Manila Bay Reclamation na matagal din tayong hindi nakapunta. Yan. So, ito yung pagkakataon natin masilip ulit yung reclamation. Yan. So, ang laki na po ng pagbabago dito sa area. Simula na hindi na tayo nakakapag-update. So, may nakikita na din tayo mga malalaking truck. Tapos yung mga heavy equipment na ginagamit nila.
yan, update lang po tayo dito sa reclamation. Hindi po tayo nag live muna kasi hindi natin alam kung makukuli tayo dito sa area. Then nakikiramdam din po ako kung malakas din po yung signal. Then yung pwesto po, yung magandang pwesto po natin dati eh, naharangan na din po ng talisay. Ayan o. Kaya hindi na rin po tayo makaka-update dito na maayos. At saka pinagbabawal din po kasi bumaba dito sa area, sa baba. Kaya ito, karoon tayo ng time na umakyat. Yan, lipat naman po tayo sa ibang pwesto. Yan na, marami na pong heavy equipment. Tapos may mga sasakyan na rin na din po na nag-iikot dito. May mga kotse na rin po. Yan, hindi na po natin makita yung kabilang, yung unang ginagawa na Horizon Manila. Hindi na po natin makita. Halos natabunan na rin. Tapos may mapansin pa rin po tayong barko na nagbubuhos pa rin ng buhangin. Ayan, sumpo natin. Ayan po. Ayan, yung barko po. Yun. Ayan, yung mapansin po pa rin tayo yung barko. Ayan o. Nagbubuhos po ng buhangin. Medyo matagal-tagal pa po itong matatapos kasi patuloy pa rin po yung paghuhukay nila at paglilipat naman ng buhangin. Yan, ito yung expansion ng SM Prime Holding. Yan, abandon na po pala tong building na to. Inabandon na pala. Yan, abandon na po pala tong building na to. Yan, hindi natin alam kung bakit ito inabandon, kung ito ba ang dahilan ng pogo kaya inabandon. Yan, ngayon lang ulit tayo nakapunta dito, so ngayon lang din natin napansin na itong building na to sa likod ng reclamation ay wala na, wala nang hindi na ongoing, hindi na operational. Ayan. Yan, ngayon po ay 5:16 na ng hapon. So patuloy pa rin tayong Yan, 5:16 na po ng hapon. So nandito pa rin po tayo para magmasid-masid sa sitwasyon dito sa reclamation site po sa Manila Bay, sa harap po ng Seaside at saka Lime Hotel. Yan, ito na po pala itsura ng Seaside. Yung mukhang yung iba, wala na nagtitinda dito ah. Yan, ito na po itsura.
Yan, dati po may nakalagay dito na tarpaulin eh, pero tinanggal na nila yung tarpaulin. Yan, ito muna po yung latest update natin dito sa reclamation site dito sa Manila Bay, malapit po sa Seascape at saka sa Lime Resort. So next time update po ulit natin ito kung kamusta na, kung magiging Seascape nga ulit ba tong Seascape at maganda at magiging view ulit ay karagatan. Yan, abangan natin sa susunod. Kasi unti-unti na nilang tinatanggal yung buhangin para ibalik ulit yung karagatan. Yan, maraming salamat po, hanggang sa muli. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you po.